Hi everyone! Welcome po sa ating video ngayon. At ang pag-uusapan natin is gonna be something very interesting. So, more on central banks po yung pag-uusapan natin ngayon. Ano ba yung function ng central bank? At based dun sa mga ginagawa ng central banks, paano ba ito nakaka-affect sa ating trading? No? So, how does it really affect the market? Specifically, both the forex market as well as the stock market. So, unang-una, ano ba muna ang central banks? Ang central bank po, sila po yung nagmo-monitor at saka nagre-regulate ng money supply. Kumbaga, ito yung pera sa isang economy. Kagaya sa atin, meron tayo ng bangko sentral natin and they regulate yung ating Philippine peso. Doon sa US, no, yung Federal Reserve, sila po yung nagre-regulate ng US dollars. Tapos sabihin natin sa Euro area, yun, medyo mas komplikado kasi kumbaga, isang buong economy lang nila kinonsider yung Euro area, no? So meron silang ECB, no, or European Central Bank, and that is actually governs yung pera ng buong Eurozone, no, sa maraming bansa yon. So aside from regulating yung money supply, take note na yung central bank is a separate entity from the government, no. So hindi sila considered as government employees. They're actually a completely separate entity. Okay. Now, aside from regulating money supply, ang talagang function ng central banks is to balance two things. No? Number one is you have employment, and number two is you have inflation. Kasi kapag kinokontrol mo yung money supply, you can actually influence both employment and inflation. And they work hand in hand with the government para mabigyan ng maximum employment yung economy, and then makontrol din yung inflation at the same time. No? Tandaan nyo po na yung inflation po, normal talaga yan for any developing economy. No? Actually, for the economy to grow, talagang may kasamang inflation yan. Pero ayaw lang natin na masyadong mataas yung inflation. So that's what they're controlling. Okay? And at the same time, yung employment naman, gusto nila maximum employment, maraming may trabaho. No? So sino ba yung in charge dito sa central banks? The central banks are governed by a board of members, no? So meron kang board of members, sila yung nagbobotohan, nag-uusap ano ba dapat yung steps na kailangan gawin ng central bank to achieve its goals. And then meron tayong on top of that, merong governor, no? So yun yung governor, siya yung head at siya yung task na magbigay ng mga speech, no? Lalo kapag meron kasing every month yan or every so and so months, kailangan magsasalita yung governor tungkol dun sa steps na gagawin ng central bank. Okay. So, mamaya pag-usapan natin yan. Now, yung central bank po, take note na meron po yung mandate. No? That's the actual term for it, mandate. Yung mandate po, yan yung kanilang aim doon sa both employment as well as inflation. No? Ano ba talaga yung goal ng central bank? No? That's gonna be their mandate. So, for example, sabihin natin yung mandate ngayon ng Federal Reserve is to provide maximum employment and to have inflation targeting. No? Kung gusto niyang marami yung magkaroon ng trabaho, and at the same time, meron silang inflation na tina-target, and most of the time, that's around 2%. No? Yun yung kumbaga a good, healthy inflation target. Now, yung central bank po, meron po yan tinatawag ng mga tools, no, for them to influence the money supply. Maraming tools yan. And generally, it falls under three, no, categories. Number one, meron ka ng interest rates. Number two, meron ka ng quantitative easing. And number three, yung reserve requirement. So, pag-usapan lang natin sila isa-isa ng konti, no. Number one, yung interest rates, no, they can either raise it, no, or lower interest rates. Ngayon, medyo mahabang usapan yan, pero safe to say na kapag nagtataas ka ng interest rates, binababaan mo yung supply ng pera sa economy. Kapag nagbababa ka ng interest rates, tinataasan mo ngayon yung supply ng pera sa economy. And, you know, if you go back to the idea of supply and demand, kapag mataas po ang supply ng pera sa economy, sabihin natin US dollars, then pwedeng bumaba ang value ng US dollar. Kapag tinaas mo yung interest rates, binawasan mo yung supply ng US dollars, the value of the US dollar might go up, no? Now, looking at the equity side, no, yung stocks naman, kapag marami kasing supply ng pera sa economy, tapos mababa ang interest rates, very favorable yan, no, for the stock market. Very, very favorable yan for the consumers, for the businesses, kasi mura lang umutang sa kanila, no? So it's easy for them to buy, it's easy for them to loan, it's easy for them to spend, no? So yan ang nangyayari dyan. Now, same thing with quantitative easing, no, going to number two. Ito naman po, there's a, again, mahabang usapan yan, but what they're trying to do is to increase the supply of money, no, either by printing it or buying bonds, no,
from the banks, no, para kumbaga bigyan nila ng liquidity yung market. So that's quantitative easing, and ganun din, no, kapag nag quantitative easing, tumataas yung supply ng pera, and that affects the market the same way. Yung pangatlo naman po is reserve requirement. Ito hindi to madalas ginagalaw, but it's also an option for them. Ang reserve requirement naman po, ito yung requirement sa mga retail banks na meron silang certain percentage ng mga deposito sa kanila na kailangan nilang i-retain sa banko nila. Ibig sabihin, hindi nila pwede ipautang or hindi nila pwede gamitin. So let's say the reserve requirement is 20%. So sa isang banko, kailangan lahat ng mga nagdeposito sa kanyang pera, 20% of that should be held in the bank. Hindi nila pwede galawin, no? Now, if they increase the reserve requirement, then naturally, mas konting pera yung pwedeng ipautang ng banko, which will directly limit money supply in the economy, no? So ganun din siya makaka-apekto, no? Pag nagtaas ng reserve requirement, bababa ang supply ng pera, no? Ang mangyari, pwedeng tumaas yung value ng currency na yun, tapos yung stock market pwedeng bumagsak, no? On the other side of things, kapag nagbaba naman ng reserve requirement, and then ang pwedeng mangyari doon ay tataas yung money supply sa economy, that will help steer growth in the local economy, no? So pwedeng tumaas yung stock market doon, and dahil maraming supply ng pera, pwede naman bumaba yung value ng currency nila. Okay? So those are the three tools that they normally use. Okay? Now, moving forward, meron tayong tinatawag ngayon na monetary policy. Ano naman yung monetary policy ng central bank? Kasi kanina meron tayong mandate, eh. Yung mandate, yun po yung aim nila. That's their goal. Ano naman itong monetary policy? The monetary policy is the actions that are taken by the central bank. Given the tools that they had earlier, ano po yung mga action na gagawin ngayon ng central bank for them to influence employment and inflation? Okay? So, the action can be either of two things, no? It can be number one, expansionary, or number two, contractionary. No? Ano ibig sabihin ng mga yan? No? Or actually, pwede rin neutral kung wala naman silang balak galawin, happy naman sila sa current market condition. So, but it can be expansionary or contractionary. Ang ibig sabihin na expansionary is they want to steer growth in the economy. No? So, kumbaga, dadamihan nila yung supply ng pera. Pag dinamihan mo supply ng pera, again, pwedeng tumaas ang growth mo, no? Gaganda ang stock market mo. Siyempre, yung value ng pera, pwedeng bumaba. Pag contractionary naman, yan normally nagkakaroon ka na ng problema with inflation, no? So kunwari masyado nang mataas ang inflation, ang gusto mo gawin is gusto mo pabagalin ng konti yung economy, no? So if you have a contractionary monetary policy, ililimit mo yung money supply ngayon. Pag nilimit mo yung money supply, malilimit yung growth, malilimit din po yung inflation, no? At naturally lang mangyari doon, pwedeng bumaba ang stock market, tapos pwede naman tumaas yung value ng pera nila, no? I forgot to mention earlier doon sa expansionary, yung tina-target niyan talaga is employment, no? So kapag may problema sa employment ang isang economy, then most likely expansionary yan. Kapag may problema ang economy sa inflation, then most likely contractionary yung gagamitin nilang monetary policy. So it's very important to take note of those. Okay? Now, moving forward, no, with our monetary policy, paano naman nila na-decide to, no, between the yung board members ng central bank, no? Normally, meron silang debate dyan. Mga dalawang araw siguro sila mag-uusap. Ano ba nangyari sa economy ngayon? Ano ba yung mga kailangan natin gawin? What are the tools that we can use in order to address those problems, no? Now, after 2 days, maglalabas ng statement ang central bank, no? Ilalabas din nila yung interest rate decision nila. Either they raise interest rates, lower it, or keep it the same. Tapos, merong, after that decision is released, no, mga after 30 minutes, magsasalita yung governor ng central bank. And the governor of the central bank, no, yung speech niya, ano ba yung sinasabi niya doon? No? Ang sinasabi niya po doon is that it explains the outlook and the steps that will be taken by the central bank. Ano ba yung current outlook ng central bank sa economy ngayon? At ano ba yung mga steps na kailangan niyang i-take with that, no? So again, it can be either expansionary or contractionary. And the tone, no, of that speech can cause the market to rise or fall, no? Yan ang mga madalas nangyari dyan. So paano natin i-analyze ngayon yung mga speech nila, no? Well, first and foremost, kailangan maintindihan po muna natin ano ba nangyayari sa economy ngayon, no? If you're looking at the US market,
tingnan mo, what's the problem with their economy right now? Do they have a problem with employment? Do they have a problem with inflation? From there, may idea ka na kung anong tools yung pwede nilang gamitin, no? Is it going to be expansionary or contractionary, no? Once you've understood that a little bit, no, kung ano yung mga possibilities sa pwede nilang i-take, yung tone ng central bank can be two things. Number one, dovish tone or a hawkish tone, no? So doves yan versus the hawks. Pag dovish yung tone, ang ibig sabihin niyan expansionary yung kanilang economy, no, yung policy nila rather, no. They want the policy to be expansionary, they want low interest rates, they want a lot of money supply into the economy, and what normally that would cause is a higher growth sa stock market, lalo, no, pwedeng tumaas yung stocks natin, tapos yung value ng pera pwedeng bumaba kasi mas mataas yung supply. Now, a hawkish tone, on the other hand, means contractionary yung gusto nilang gawin, no? Pag contractionary, pig sabihin may problema ka sa inflation, no? Masyado nang mainit yung economy, they need to cool it down a little bit. So they're gonna get the interest rates higher, tataasan nila yan, and ang effect nun, possible effect nun sa market is that pwedeng lower growth, so pwedeng bumaba yung stock market. Yung currency naman, pwedeng tumaas yung value kasi mas binawasan mo yung money supply. Okay? So take note of those usual reactions. Again, these are just usual reaction, hindi naman yan on the dot yung lagi mangyari. Okay? So it's still very good to know ano bang nangyari sa economy ngayon. Alright? So with that, hopefully mas naiintindihan na natin kung ano ba talaga ang ginagawa ng mga central banks and how do they influence, no, the market with the tools that they're using. Again, everything falls under supply and demand. No? And since may idea na tayo how that supply and demand would affect both the stock market and the forex market, siguro mas maganda na yung galaw natin. And if some are asking, no, saan ba namin makikita yung mga data na yan, you can always check them out on the economic calendar. Pwede nyo rin po mismo puntahan yung mga websites ng mga central banks nila, or just simply type in, no, ano ba yung mandate, no, what is the mandate of the European Central Bank. Lalabas po yun agad, no, you can simply Google them. Alright, so these are public data that you can have access to. Alright, anyway, thank you everyone, sana nakatulong, and I'll see you next week. Bye-bye. If you like this video, make sure that you subscribe, like, and follow for more updates. See you guys, and happy pipping!